programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hello guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start. Di ba nag-propose si Nathan dito kay Katarina ng kasal? Ngunit si Katarina ay hindi sumang-ayon sa kanyang gusto. Bata pa daw siya. At isa pa ay si Daniel, yung kanyang mahal dito. And then sinabi ni Tomas kay Manang Henya na yun nga, masaya daw si Katarina doon at binilhan daw siya ng mga mamahaling gamit, damit ni Nathan dito dahil nakita nila sa post sa picture sa laptop na yun na nga at nakadamit na maganda yung kanyang gown dito si Katarina. Tapos narinig iyon ni Daniel, parang nagselo si Daniel dito. Tapos ito namang si ano, nakauwi na sina Nathan dito galing sa Maynila at itong si Tomas ay binigyan ng pera nitong si Nathan. Binigyan siya ng pera ni Nathan dito dahil nga yung pinangako niya at natulungan niya itong si Tomas about sa pera. And then dahil umuwi na sina Katarina ay ready na sana sina Daniel na umalis doon sa kina Tomas at meron na siyang daladalang mga gamit at yayain niya si Katarina na umalis na sila kasama si Mananghenya dito. Tapos ito namang si Katarina at si Mananghenya ay nag-usap tungkol sa kanyang experience doon sa Manila na yun nga binibilhan siya ng mga damit nitong si Nathan, mamahaling mga damit. Yung parang mga artista daw ang sumusuot ng mga damit na iyon. Tapos yun nga at makapagbigay daw si Nathan ng magandang buhay kung si Nathan daw yung kanyang pakakasalan. Dahil itong si Nathan ay nag-propose ng marriage kay Katarina dito at narinig iyon ni Daniel dahil nga papunta na siya doon kina Katarina para nga aalis na sana sila. At pag nung narinig ni Daniel iyon ay umalis itong si Daniel tapos hindi na continue yung yung mga iba pang sasabihin ni Katarina, hindi niya narinig iyon na kahit gaano pa parang yung mga material na bagay ay hindi na importante kay Katarina yun dahil yung importante para sa kanya ay si Daniel, yung pagmamahal ni Daniel sa kanya at yung kanyang pagmamahal kay Daniel. Pero hindi na niya narinig iyon. Tapos yun na nga at sinabi ni Mananghenya na alis na daw sila doon at yayain daw itong si Katarina para umalis, sasama daw sa kanilang umalis. At narinig ito ni Tomas. Tapos ito namang si Daniel ay tumakbo patungo sa May Falls. And then ito namang si Tomas ay nakarinig, ay tumakbo din at hinanap nila si Daniel kasama ng kanyang kaibigan dito. Tapos yun na nga at nakita nila si Daniel at nagkasuntukan sila dito. Tapos bali gitabangan si Daniel nila, mga upat sila kabuok. Tapos hanggang sa nasaksak si Daniel dito, tapos iniwanan na dito nila ni Tomas na meron ng sugat itong si Daniel at nahulog pa ito sa falls. Tapos mabuti na lang at itong si Daniel ay parang napunta siya doon sa may wala ng tubig and then sa may kalsada. Tapos yung may nakakita sa kanya at ito ay si Emily Guidote. So yun, si Emily yung tumulong sa kanya at dinala siya sa bahay nila dahil na nakilala ni Emily na si Daniel iyon. So yun na nga at natulog si Daniel for how many weeks din siyang natulog. And then doon naman sa kanilang bahay ni Tomas ay nag-imbestiga ang mga pulis at duda nila ay patay na si Daniel pero hindi nila makita yung
yung katawan dahil nga baka naanod daw at hindi na nila makikita iyon dahil naanod yung katawan. Pero puro lang haka-haka iyon. Tapos yun na nga at nagtanong itong pulis kung sino daw yung kagalit ni Daniel. At sinabi naman ni Mananghen niya na walang iba kundi si Tomas at yung kanyang mga kaibigan. Pero deny to death pa rin itong si Tomas dahil magkasama daw sila ni Nathan noong araw na nangyari kay Daniel iyon. Tapos ang kanyang mga kaibigan daw ay nasa Maynila. So, yun na nga at hindi na-solve yung kaso ni Daniel dito. So, ito namang si Katrina ay nagluluksa at lungkot na lungkot siya sa nangyari kay Daniel. At, pero si Mananghen niya ay umaasa pa rin buhay itong si Daniel. Pero si Katrina parang nawala na siya ng pag-asa pero mahal pa rin niya itong si Daniel. At ito namang si Nathan ay ginagawa niya ang lahat para mapasaya itong si Katrina. Ngunit hindi niya talaga ito mapasaya. Kaya inisip na lang niya or pinaisip na lang niya kay Katrina na mag-ala Daniel na lang siya. So, yun na nga. At imagine siya si Katrina na si Daniel yung kanyang kaharap. Kaya ginagaya na lang din ito ni Nathan. Kawawat din naman si Nathan dito. Dahil parang sumasakay na lang siya sa gusto ni Katrina. Pero hindi pa rin mawagit sa isip ni Katrina si Daniel. So, yun na nga. At nagtatrabaho din si Nathan dito bilang si Daniel, nagtatabaho siya sa bukid, tinutulungan niya si Katrina dahil ito namang kanyang kapatid na si Tomas ay hindi daw tumutulong doon. So si Nathan na lang yung tumutulong kay Katrina dito. So ayun na nga at narinig ni na umuwi pa sana si Daniel dito nung parang naka-decide siya na umuwi na lang sa kanila kahit tutulungan daw siya sana siya ni Emily na mag-aral doon sa Italy and then i-change daw yung kanyang life na para pag-uwi niya ay iba na daw yung kanyang life. Kaya lang nakapag-decide ito si Daniel, uuwi na lang doon sa kanila dahil nga kay Mananghen niya at kay Katrina. Ngunit pag-uwi niya ay yun na nga at nabutan niya na parang masaya na itong si Katrina kasama si Nathan, pati naman si Mananghen niya. So, natumatawa pa sila at nagyakapan. So, yun, bumalik na lang si Daniel dito kina Emily at sumama na lang siya doon sa Italy para i-change yung kanyang life. So, magkaroon siya ng bagong buhay dito. So, yun na nga at nag-aral si Daniel doon, nagtatrabaho kasama si Emily. So, abangan natin ang susunod na kabanata, guys, kung ano na ang mangyayari sa susunod. And that's all, guys. Hope you enjoy my storytelling for today. Thank you.